Eto mga kasugoy, no? Samahan nyo ako sa pagre-react sa mga videos na to, no? Yung mga chismax, no? Yung mga latest chika, no? So huwag na natin patagalin. Let's do this. Let's go. So yun nga guys, no, dumating na akong bisita, dumating na si Christian Mark Gray dito. So iintayin ko na lang siya na na-just sa labas para susunduin ko siya at mag-usap kami dito at para ma-settle namin itong problema namin. So ayun, abangan ninyo, mamaya-maya lang nandito na si Christian Mark Gray. Ah, yeah, si Galapangi to, ganadong-ganadon, nagtawag pa, oh. Yan, so ngayon, sa inabaha-bahaba ng biyahe ko, kasama ko na si Marlo. Di wala ay nadarating yung araw na to. O, inulong ko ba yung pera? Ano na yan? Masyado ko na excited. Hindi ko kayo akala ay nadarating yung araw na to. Marlo, ano ba? Bakit naman pwede mo manong kausapin? Ano ba naman nangyari sa'yo? Nabibideo ka pa? Alam mo yung mga ginagawa mo sa buhay mo? Hindi kasi, alam mo Mark, ganito lang yan. Kung hindi pa ako magpo-post sa social media, hindi ka pa magsasagot sa akin. Hindi mo pa ako kakausapin ng maayos. Ito mo, nakaano pa ako kasi naiinis na ako sobra. Hindi, ito. Paano ako nangako sa'yo? Nasagot ko yung binyag. Kwento mo nga sa kanila paano. Ito kasi yan. Naalala mo, way back 2022, nag-chat ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, Kuya Mark, buntis yung asawa ko. Maghihingi ako sa'yo ng advice para, kasi diba siyempre meron ka lang alam sa mga ganito karanasan. Sabi mo, sinin mo ako, di mo ako nireplyan, di mo ako sinap. Tapos, pagdating ng December, nanganak na yung asawa ko, sabi ko, kuya, baka naman pa congrats naman ako dyan. Nanganak na yung asawa ko. Sumagot ka naman, congrats. Sabi mo sa akin, Lou, congrats. Tapos ngayon, January, sinat kita, sabi ko, Mark, kukuwanin kita ng ninong anak ko. Sabi mo, sige Lu, sasagutin ko na kalahati ng ano mo. Sabi mo yun eh. Di ba? Pero alam ko, dito, call sa call naman yun. Sige, sinabi ko sasagutin ko. Nasaan part yung promise dun? Hindi, sige, sabi natin walang promise. promise. Pero siyempre, kami, mahirap kami, di ba? Siyempre, nagsalita ka, bumitaw ka ng isang pangako, isang salita. Ay, yung isang salita sa akin. Diba? Siyempre kami, aasa kami doon. So, kumbaga ganito, yung 350, eto ay kalahati na nagastos sa binyag. So, naka 700K ka sa binyag. Hindi, marami ako nagastos. Hindi ko alam kung magkano. Hindi, tankya mo, naka magkano sa binyag. Sabihin na natin, kulang-kulang mga ano, magkakalahating million din. Kasama na yung pag-prepare noon, siyempre, tapos yung mga ireregalo doon sa mga mga ibibigay din sa mga ano mga nino at ninang sa mga bisita. Bakit wala ako na receive na ano giveaway? Meron ka nga. Bibigyan ka nga eh. Bigyan mo na sa. Teka lang. Hindi ko dala. Hindi ko dala, di ba? Hindi ko rin kasi alam na nandito ka na kaagad. So, dalawa yung 350k. Hindi mo dala yung giveaway para sa akin. Pero pwede ko padala sa iyo. Hindi, wait lang. Nasaan ba si Mrs. mo para makausap ko dyan? Hindi, huwag mo na sila ngayon kasi gabi na din kasi. Ako na lang. Hindi, okay, ganito kasi yun. Nagkausap tayo. Oh. Sabi ko sa'yo, bibigay ko yung pera sa Mrs. mo. Kaharap ang Mrs. mo. Nasaan yung Mrs. mo? Hindi, wala ka na doon. Kahit sa akin mo ibigay yan, ako na bahala doon. Ako naman yung tatay eh. Hindi, eto ha. Ito kasi ay para kay... Yeah, ganito na lang din. Ibibigay mo ba yan o hindi mo ibibigay? Yun lang naman yun eh. Yun lang ang tanong ng tao eh. Kung lagi na tinatanong sa akin, naibigay na ba? Yun ang tanong ko sa'yo. Ibibigay mo ba yan o hindi? Paano kunwari hindi ko pala ibigay? Ikaw yun lang sa'yo. Tapos na. Ganun lang yun. That's it. Hindi ka na mabibidyo ganun? Ay, hindi. Siyempre, kailangan kong ilabas yung nararamdaman. Pag-pull umawagan na ba? Pag-pull umawagan na pwede ka ba? Ay, oo naman. Siyempre naman. Ito lang, post na nga ako kanina eh. Ibibigay ko siya. Okay. Etong perang to, papakita ko sa iyo ha. Ito ay para sa inaan ko. At kailangan witness ang nanay ng inaan ko. Alam niya man yan eh. Alam niya na yan. Alam niya nga. Oh. Pero kailangan ma-witness niyang ibinigay ko sa iyo. Hindi mo na kailangan siya makita. Kasi ako lang talaga yung kausap mo dito, hindi naman siya. Pero ito, etong 350 para kanino to? Para sa anak ko.
O, nasan yung anak mo? Bibigay yung ko. Anak ko, nasa bahay. Okay, oh. Sige, ngayon punta tayo sa inyo. Hindi na. Hindi, wala ka na doon. Tang nasaan yung inaano ko? Nasa bahay nga, tulog na. Gabi na, ano oras ko na nakarating. Sorry, oh, ano? Sorry. Hindi, oh. Ito na lang. Hindi natin gigisingin. Gusto ko lang ilapag sa tabi niya yung 350K bilang lapag ng ninong. Hindi na eh. Susunod na lang siguro. Susunod? Oo. Susunod? Hindi, kasi gabi na din kasi. Dati inagahan mo. Dati inagahan mo, siyempre. Hindi. Bata, yun. Pagkado na lang asawa mo. Hindi na siya makapunta dito. Hindi na talaga siya makapunta talaga dito. Ako na lang pinapunta niya dito. Okay, so anong plano sa 350 kaya? Anong plano mo dito? Ilalagay ko sa bangko, siyempre. Mm-hmm. O, i-plan ko sa kanya yan. Mag-i-start kami ng para sa hanap buhay namin, ng pamilya ko, na dapat yung pera na iginastos ko doon sa binyag niya. Pero, alam ko pala utang ka. Ha? Dapat binisnes ko na lang yun. Di sana tumubo pa yun. Pero ito, ano nalagay mo dito sa 350K? Yun nga, lalagay ko sa bangko niya, bibisnes ko para makapagsimula kami ng pamilya ko. So, ibibigay ko na sa'yo ito ngayon. Parang hindi ko talaga, alam mo ba, Matlo, sinasabi sa'yo mo ko ito, bigay sa'yo ito. Ano masasabi mo sa mga nasasabi mo kung bigay sa'yo ito? Hindi, yun lang. Para ito kasi, kaya namin yan inaano sa'yo. Kasi yan yung talagang kailangan namin. Yan yung para sa amin eh. Diba? Na sana dapat pala hindi na lang muna kami nagpabinyag. Dahil sabi mo nga, kung wala ka naman pera, sana hindi ka nagpabinyag. Pero diba, syempre, bilang tatay dapat, diba? Ikaw, responsibilidad mo yung anak mo. Dapat ba ako sinisingil? Sinisingil kita kasi nangako, ay nagsabi ka sa akin. Pero di ako nangako. Oh, hindi ka nga nangako. Pero nagsabi ka sa akin. Hindi mo naman sinabing joke yun eh. Ito. Tingin mo sa sitwasyon nito, sinong talo? Ikaw ako? Hindi, ikaw ang talo. Ako ang talo, sitwasyon na to. So, pagkabigay ka sa'yo nito, anong una mong gagawin dito sa pera? Kung nari, ngayon, binigay ko sa'yo. Uuwi ka, sasama mo, anong una mong gagawin dito? Ang dami mong sinasabi, Kuya Mo. Siyempre, kailangan ko malaman para sa'yo na anak ko. Alam mo, ito lang yan. Di ba nga sabi ko nga, ilalagay ko sa bangko yan. At siyempre, magse-celebrate kami ng tropa ko, siyempre. So, no, mag-celebrate kayo ngayon? Oo, oh, malamang. Kakakuha ko na ito eh. Ilalagay mo ito sa bangko ng inaanak ko. Pangalawa, ayoko na mabibideo ka ng kahit na anong shit tungkol sa akin. Ayoko na kahit na anong sasabihin mo. Wala na akong pinangako sa'yo, tama. Wala na akong sinabi sa'yo, tama. So pagkatapos nito, eto na to, tama. Ayoko na may maririnig ako sa'yo. Ayokong malalaman na ginamit mo to sa luho mo, sa kahit na ano. Ayoko, pag yun nalaman ko, maniwala, hindi mo magugustuhan. So hindi kita binabantaan, sinasabi ko yung totoo sa'yo. Lalaki sa lalaki, tatay sa tatay. Pag nalaman ko na ito, ginamit mo sa kalabustugan mo, makikita mo ulit ako dito at hindi mo magugustuhan. Okay? Okay yun sa'yo. Okay yun sa'yo, bilang tatay. So tatay ka, tatay ako, ito yung pera, 350K. So wala na akong responsibilidad. Okay na ako sa'yo. So sa akin lang sana gamitin mo yung pera sa maayos na paraan, sa saving, sa business, sa perang alam mo pwede mong paglago. Labas na ako dyan sa akin, binigay ko na sa'yo, and please tigilan mo na ako social media, okay? So yun lang naman, so okay na ako, Marlo. So salamat din, thanks. Salamat ha, kasi kung di pa ako nagpost, di ka pa magbibigay. Sana wala sanang tumulad ng ibang tao. Walang tumula na ibang tao mong bigyan ng 350, ganun. Hindi, walang tumula na ibang tao na mahilig mga ako, pero di naman tumutupad. Hindi pa ipapos, hindi pa ibibigay. Thanks, Lou. Maraming salamat. Hindi naman muna na ako. So, napaka-bait talaga ni Mado. Kitang-kita niyo sa kanya yung... Oo, mo, bibigay mo rin pala eh. Ano? Wala. So, yun na nga, no, guys. Medyo gabi na talaga. At eto nga guys, good news, dumating si Merk Gray at dala niya yung pera na ipinangako niyo naman talaga sa akin. Pero alam niyo guys, napakabait ni Merk Gray kasi hindi naman siya ano eh, kumbaga hindi siya mahirap kausap. So ayun, nagpapasalamat ako sa kanya kasi nakuha ko yung pera na talagang inaasahan ko dahil nga diba nung ano, ng anak ko eh, ako lahat ng gumastos nun. So ito yung proof guys, nasa akin na po yung 350,000. Ayan, 350,000. Ngayon guys, syempre, ilalagay ko sa bangko yan.
dahil tulad ng pinangako niya. Pero syempre kailangan ko pa rin mag-celebrate. Syempre, at least nakuha ko niya yung ano niya eh. So yun nga guys. Ngayon, siguro lalagay ko tong pera na to sa bangko at iintay ko mo yung mga kaibigan ko para mag-celebrate kami. So yan, bukas ko na sa inyo sasabihin kung ano pa yung mga nangyari sa amin ni Christian Mercury. And ayun, maraming salamat sa inyo kasi tinulungan niyo ako na makuha tong pera na to, itong 350,000 ko. So yun lang guys. So nakita sila. So ayan ha, nakuha na yung pera. So si Sanderford na gusto na mag-celebrate, no? Dahil nakuha niya na po yung 350K na pinangako ni Christian Mark Gray. So kailangan so I hope tapos na yung issue. So magkasundo-sundo na, no? So yan na yung pagiging ninong at binigay na yan. Totoo. Hindi fake news, talagang totoo. Binigay na po, no? So yun po mga kasugoy. So I hope magkasundo-sundo na sila. Hanggang dito na lang. Comment down below mga kasugoy. Muli po, ito po si Cesar Castillo Jr. sabing tirahin mo na yan. At baka tirahin pa na iba until next time. Sugoy, peace out.